my heart to sing thy grace. Streams of mercy never cease. Call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet sung by flaming tongues above. Raise his name fixed upon of God, redeeming you. Here I raise my Ebenezer. Here by thy great help I've come. And I hope thy good pleasure safely to arrive. Jesus saw me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger, interposed his precious word. A feather by my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, take and seal it. Seal it for thy courts above. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Tunay nga na tayo po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa kabutihan ng Panginoon na pinagkaloob sa atin. Sa araw na to, na muli tayong itinayo at ginising upang bigyan ng panibagong buhay. Tingnan natin at pakilain ang kanyang pangalan. Tayo po muna ay sandaling manalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa araw na to na kami, Panginoon Diyos, ay panibagong buhay na pinagkaloob mo, Panginoon. Makikita po namin ang aming sarili na patuloy, Panginoong Diyos, na nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat hindi po namin mabilang o matawaran ang mga pagpapalang aming natanggap sa isang linggong ito, Panginoon. Naniniwala po kami na sa biyaya mo, Panginoong Diyos, tunay nga na ang pagtatagumpay ay patuloy mong ipinaparanas sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang teksto po na ating pagbabatayan ay doon sa Bilang, Kabanata 21, versikulo 4 hanggang 9. Ngunit babasahin ko lamang po ang versikulo 7. Sabi po dito, kaya't lumapit sila kay Moses, sinabi nila, nagkasala kami kay Yahweh sa iyo at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sinumang matuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Gayun nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat nang natuklaw ng ahas, ngunit noon lahat ng natuklaw ng ahas ay tumingin sa ahas na tanso ay hindi namatay. Narinig natin yung mga reklamo ng mga Israelita. Ano ba ito? Ano ba yung mga pinakaunang reklamo ng mga Israelita? Una, wala silang makain at mainom. At higit sa lahat, ipinrovide man ng Panginoon yung kanilang pangangailangan, ngunit sawang-sawa na sila doon sa mana at pugo na patuloy na ipinagkakalob sa kanila ng Panginoon. Hindi nila nakita ang biyaya ng Diyos. Sa dami nila, naiprovide naman ng Panginoon yung kanilang mga pagkain, di ba?
pinagkaloob sa kanila o yung pagkilos ng at kalinga ng Diyos ay makikita sa chapter 20, no? Eh doon yung nakikita natin. Pero doon makikita natin na nakipagtalo ang mga anak ni Israel kay Moses, no? At sabi doon sa Exodus 17 o sa chapter, balikan natin yung chapter 22 ng Numbers, ang 20 ng Numbers. Sabi dito, sinubok nila ang Diyos, pero sa kabila noon ay ipinadama pa rin ng kaloob pa ni Yahweh ang kanilang hinihingi. Ano po ang sabi doon sa verse Exodus verse 17 to 6 or sa chapter 20 ng Numbers? Ako'y tatayo sa harap mo noon, roon sa ibabaw ng bato at bubukalan ito ng tubig upang ang bayan ay makainom at gayon nga ang ginawa ni Moses sa paningin ng mga matatanda sa Israel. Imagine mo, mayroon pang saksi. Ang saksi ay ang mga matatanda ng bayan ng Israel at pinatunayan nila na yung kalinga ng Diyos ay nandun. At yun nga, at ang tubig nga ay natanggap nila doon sa bundok ng Meriba. Diba? Sa verse 21 po, balikan natin. Wala na namang tubig at sawang-sawa na sa mana at pugo. Aside from that, ay wala silang matatakbuhan. No? Hindi nila nakita yung protection ng Panginoon. Kinalimutan nila ang pagkalinga niya, lalo tigit pang sa disyerto na kung saan doon naninirahan ang mga makakamandag na ahas. Dahil sa reklamo nila, nangyari nga ang mga bagay na hindi inaasahan. Nagpadala ang Diyos ng mga makamandag na ahas. Sa ganitong tagpo, nais ko pong ipahayag o dalhin sa ating lahat ang tatlong puntos na gusto kong ipakita at makita natin dito sa ating mensahe na ating naririnig. Una, tingnan po natin at bilangin natin ang mga natanggap nating pagpapala na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, pagyamanin natin at ipagpasalamat. Sabi sa Filipos 4 verse 19, ang bawat kayamanan at buwat sa kayamanan hindi nauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ni Kristo. Ibig sabihin, ipagkatiwala lang natin sa Panginoon. Ipoprovide niya yung pangangailangan nating lahat. Ano man to, sabi nga, kung sino ba ang pupwedeng magkapagpahiwalay sa atin sa Diyos? Kahirapan, kahinaan, kawalan? Hindi. Sabi sa Matthew 6 verse 31 to 32 ulit, kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, inumin o daramtin. Verse 32, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong walang pampananalig sa Diyos. Alam ng inyong Ama na sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga ito. Sabi nga, why worry if God is with me? Diba? Bakit ako mag-alala kung ang Diyos ay nasa akin? Yun yung tiwala. Yun yung nabubuo yung tiwala. Dahil kung wala tayong, hindi tayo yung pusong mapagpasalamat, wala tayong espiritu ng pagpapasalamat, nakikita natin ang ating paligid na puro hira. Hindi natin nakikita yung kamay ng Diyos na kumikilos sa atin. Pangalawa po, kilalanin o pagkilala at sumunod sa nais ng Diyos. Huwag nating subukan ng Diyos. To test God is to insist that He prove that He is trustworthy. Kumbaga, parang pag tinesting natin ng Diyos, kinokontrol natin, hindi natin tinatanggap yung pagtitiwala na nais ng Panginoon sa atin. Hindi natin tinatanggap. At isa doon sa rebuke ni Jesus doon sa third temptation niya kay Satan, sabi dito sa Luke 4 verse 12, subalit sumagot si Jesus na susulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Minsan, doon tayo kapit sa patalim. Alam naman ito ni Lord eh. Excuse muna ako, Lord, kasi kailangan ko. Kapit sa patalim.
Pero hindi natin nakikita ang mga mangyayari after nang ginawa natin ang mga hakbang na hindi nais o kaloob ng Panginoon. At panghuli po, upang makaranas tayo ng paglaya o kagalingan mula sa kamandag ng kamatayan, ituon natin ang ating paningin kay Jesus, yung taong nabayubay sa krus. Kung ang kamandag, kung ang krus na tanso ay tagapagligtas sa panahon ni Moses, higit ang krus na kahoy, yung kahoy na, na ginamit para yung isang taong yun ay iligtas tayo sa kasalanan. Sa verse 12:1-2 ng Hebreo, sabi dito, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at anumang balakid sa napumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Sa paligsahan, hindi ka po pwedeng lalakad kung ikaw ay running ang laban. No? Pabilisan ito ng takbo. Pabilisan ng takbo. Pero hindi ka dapat tumigil sa pagtakbo kahit ikaw ay nasa kalagitnaan o sa panghuli. Kasi kailangan mong makarating sa hangganan. Kailangan nating lahat makarating sa nais ng Panginoon sa atin, sa kanyang paanan. So, sumusuko tayo ng buhay natin sa Panginoon, pero kulang pa rin dahil ang ating paningin ay nakatuon tayo sa mga distractions ng buhay natin. Nakatuon tayo doon sa mga ayaw ng opposite doon sa ginagawa o pinapagawa sa atin ng Panginoon. Kaya nga po, huwag po sana tayong mapagod dahil alam natin kapag buong tiyaga tayong magpatuloy na nakatuon ang ating paningin sa krus, alam natin na may isang taong nagsakripisyo para sa atin, buwis ng buhay para sa iyo at sa akin upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya o kay Kristo Jesus ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pag-isipan po natin mga kapatid, huwag po tayong basta-basta, huwag po nating i-test ang Panginoon, at kung may pagpapala, bilangin mo ito at ipagpasalamat at ituon natin ang ating paningin lamang sa ating Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Tayo po'y manalangin. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan, O Diyos, sa iyong biyaya sa amin. Salamat po sa karanasan ng mga Israelita na kung saan, Panginoon, may mga aral kaming nakita. Aral na kung saan hindi kami makatuon doon sa kagustuhan at satisfaction lamang ng aming laman. Yung kabusugan ng aming nararamdaman, pagkauhaw ng pisikal, Panginoon. Ang aming nais ay patuloy kaming mauhaw sa iyong salita. Ang nais po namin ay patuloy na makaranas ng kagalingan, Panginoon. Lalo na, Panginoon, ang mga kapatid namin na naka-tune in online, O Lord. Sila man ay nasa banig ng karamdaman. Sino man sila, sino man ang mga kapatid namin ito, Panginoong Diyos, ang iyong habag at kaawaan ay patuloy maranasan nila, Panginoon. Sapagkat alam po namin, Lord, may mga instrumento kang ginagamit para sa pagpapalang kagalingan. Subalit, ang iyong mabiyayang kamay pa rin ang patuloy na maranasan nila, Panginoon. At patuloy na pagtitiwala, katatagan ang kanilang igawad, Panginoon, para sa iyo. Sabi nga po, lahat, kapag makita, Panginoong Diyos, kami ay matutong magpasalamat. Ang lahat ng labi ay magpupuri at sisigaw na ikaw ay nagtagumpay sa aming buhay. Samahan mo po kami sa isang linggong darating na ito upang sa gayon, Panginoong Diyos, tunay nga na mabilang namin, Panginoon, ang lahat ng pagpapala at tagumpay na aming naranasan mula sa iyo. Ito pong aming samot na langin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.